Hello guys, nagbabalik na naman tayo sa ating channel. Kung kayo napadaan, pwede kayong mag-subscribe at i-click mo na rin notification bell. At huwag mo na rin kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share. Guys, pag-usapan lang natin itong article ng PET. Ayon sa PET guys, katotohanan sa isyong paglipat ni Catherine Bernardo sa agency ni Maja Salvador. Ating alamin guys, itong kumakalat na isyo na to, kung ano na nga ba talaga ang tunay na nangyari. At tunay na kadahilanan kung bakit nga ba ito kumalat sa social media. Ang sinasabi dito, goodbye Star Magic Catherine, lilipat na kay Maja. Ayaw na makita si Daniel Padilla. Ito yung kumakalat dati guys eh. Naging laman ng mga usap-usapan sa social media matapos ang pag-amin ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na maaring iwanan ng aktres ang Star Magic at ang ABS-CBN. Upang maiwasan ng dating nobyo na si Daniel Padilla. Kasi guys, no, bakit iiwanan ni Catherine Bernardo ang nasabing Star Magic o ABS-CBN? Alam naman natin guys, ha, bata pa lang, dyan na nagsimula si Catherine Bernardo. Diba? At dyan na rin nagkaroon ng pangalan si Catherine Bernardo. Diba? At sinasabi din kasi nila guys, no, malaking tulong din si Daniel Padilla guys kay Catherine Bernardo. Bakit? Tignan nyo guys ha, naunang artista si Catherine Bernardo bago pumasok si Daniel Padilla. Marami na rin nakasama si Catherine Bernardo na iba-ibang mga love team pero hindi nag-boom. Nag-boom lang si Catherine Bernardo nung nakasama niya si Daniel Padilla. Tignan nyo guys no, baguhan si Daniel Padilla, si Catherine Bernardo professional na kung tatawagin kasi matagal na siya bilang artista, nauna kasi siya kay Daniel Padilla. Sabi nga dito guys, kumakalat rin ngayon sa social media ang isyung lilipat na si Catherine Bernardo sa talent management ni na Rambo at Maja ang Crown Artist Management. Tignan nyo guys ha, ang sinasabi kasi guys sa social media at lalong-lalo na si Christy Permin guys ha, talagang ito yung pinapatontohanan ni Christy Permin na pabinuhat lang daw ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla. Guys, hindi yun eh. Marami dating ng batikos kay Daniel Padilla nung bago pa lang. Na-interview pa nga si Daniel Padilla at sinasabi niya guys na inaano ko ang mga tao. Kaya nga sinasabing ni Daniel Padilla guys na hindi kayo magsisisi na ako ang pinili na ipartner kay Catherine Bernardo. Nagsisi ba sila guys? Hindi. Tumagal nga ang Katniel guys ng 12 years na gustuan ng maraming tao at doon nagkaroon ng pangalan ang Katniel. Tandaan ninyo guys, hindi mabubuo ang Katniels kung hindi kay Daniel Padilla. Ha? Kung wala si Daniel Padilla, hindi mabubuo yun guys. Usap-usapan pa naman ang maaring natanggap na offer, di ba? Samantalang nauna ng nilinaw ng ina ni Catherine Bernardo na si Mami Min Bernardo na walang katotohanan ng chismis na kumakalat ngayon sa social media patungkol sa pag-alis ng kanyang anak sa ABS-CBN. Sa isang panaya, pinandinigan ni Mami Min Bernardo na hindi aalis si Catherine Bernardo sa bakuran ng ABS-CBN at mananatili ito sa Kapamilya Network. Kasi guys, no, marami kasing pumipigil sa mga tao kung bakit ganun na lang ang sinasabi nila dahil lang kasi nasaktan ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo. Kasi guys, ito yung pinaka-paniniwala ng mga tao na parang si Catherine Bernardo daw ang nagbuhat. Samantala guys ha, ang nagpalakas ng loob ni Catherine Bernardo sa nasabing moving sa Hello, Love, Goodbye si Daniel Padilla. Diba? Nangako kasi si Daniel Padilla guys, napupunta siya doon kasi nalalaman niya kasi guys na si Catherine Bernardo ay gusto niya nang umuwi. Hindi niya na kaya ang nasabing taping ng pinigolang Hello, Love, Goodbye. Kasi pahirap ng pahirap ang ginagawa ni Catherine Bernardo guys. Dahil domestic helper guys ang ginagawa ni Catherine Bernardo bilang karakter niya doon sa nasabing Hello, Love, Goodbye. Diba?